So ngayon, tignan nyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na eh. Salo agad eh. Ito kaagad ang topic nila lahat. No, nakabalik kayo sa puesto dahil sa mga Duterte. No? Hindi deserve ng mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. Grabe itong ano na to. Grabe itong pamilya na to. Grabe kayong pamilya. Kayo, kayong pinakagrabing pamilya sa buong... Hindi ko maano. Narito ang Malitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, may kasabihan tayo. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon sa simbahan din ng tuloy. Ito po, i-adjust lang natin ng konti. Pagkahaba-haba man daw ng investigasyon. Nagmula po sa SMNI, ay hindi, nagmula po muna kala ka Eric, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy. Sa Duterte pa rin po ang tuloy, no? Talagang ibang uri po itong mga kalaban po natin, no? Sila na yung ibang klase po, no? Ito po, wala na po ako masasabi na ito po ang pinaka-worst na kayo ni Tim, no? Talagang grabe po. Ito po ang sukli. Palibing mo yung tatay, ipalibing mo yung... Wala nakapagpalibing sa tatay niyan. Ipanalo mo yung presidente. Ang ganti po. Alam niyo po kung anong ganti nila, no? Grabe, hindi mo masisikmura. Mga tao pa po ba kayo? Hello? Grabe, 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 grabe. Wala na akong masabi, no? Grabe po, grab. Wala akong masasabi kundi napaka... Hindi niyo po kayang ilarawan. No? Nakabalik kayo sa puesto dahil sa mga Duterte. Ang ginaganti niyo, sirain, wasakin na. Pinatagal niyo pa eh. Inunti-unti nyo pa. Oh. Meron pa kayong ka-Eric muna, Dr. Badoy muna, SMNI muna, Kibuloy muna. Pagdating, Duterte pa rin. Ang lahat, nakatutok pa rin. Mga... Grabe tong ano na to. Grabe tong pamilya na to. Grabe kayong pamilya. Kayo, kayong pinakagrabing pamilya sa buong... Hindi ko mas... Ano? Anong ginawa sa inyo ni Sara Duterte? Ano? Mga Duterte, hindi po deserve to. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Hindi deserve ng mga Duterte to. Itong ginagawa nyo. O ngayon, tignan nyo, laman na lahat ng mga vlogger nila. Alam na eh. Salo agad eh. Ito kaagad ang topic nila lahat. Na-involved yan. Alam niyo kung ano yung involvement? Tanga na lang po talaga yung mga tao kung maniniwala sa kanila. No? Ang tanga-tanga na lang ng mga tao. Alam niyo po ba yun? Presidente ng Pilipinas, pupunta. Eto po ha. Kukuha ng baril kay Buloy. Presidente ng Pilipinas. Napakaba. Ang tingin niyo ba sa mga Pilipino? Tanga? Taga-supply siya ng baril ng presidente? Hindi. Halos hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. Tapos, yung iba pa, dalawa po atake nila eh. Nilabas nila pareho ngayon. Yung una, yan, sa Senado. Pilit na pilit eh. No? Alam niyo yung kwento? Kay Buloy, inapi kami. Eto mga tao umapi sa amin. Sinexual aras kami. Kami ay ginutom lahat. Di, ikaw naman, na parang alanganin ka. Kung maniniwala ka, mukhang kapag kasi umiiyak-iyak pa eh. Alam niyo po, sa ginagawa niyo, mas lalong hindi nagiging credible yung inyong mga witness, no? Imagine niyo ha. Oh, ayan din, sinabi na rin pati sa House of Representatives. Baka mas malupit diyan sa House of Representatives. Alam niyo, grabe. Ngayon lahat ng topic ng mga tukmul na ano. Halos hindi ko ma-ano kung anong uri ng mga tao 'to. Ang mga kadil natin, hindi. Grabe. Grabe, grabe, grabe. Wala po akong masabi. Grabe, grabe, grabe kayo. Maniniwala kayo? Presidente ng Pilipinas, pupunta kay Buloy para manghingi ng baril? Presidente ng Pilipinas, pinakamakapangyarihan tao? Alam nyo, hindi na ako magtataka eh. No? Hindi na ako magtataka. Ay, sa antivirus lang po bang sa tingin yung utak niyan? Grabe naman kayo. Sa tingin nyo, kaya ni antivirus isipin yan?
alam niyo po, hindi po ako magtataka. Baka sa susunod na hearing, ngayon, barilan nilalabas kay Kibuloy, di ba? Sa susunod na hearing niya, droga na. O bilyong-bilyong sa Lapina, yung binabaon doon sa kingdom. Kung ano man yung tawag doon sa lugar ni Kibuloy. Hindi ako magtataka kung ganun na mapunta yung usapan. Hindi ko, walang sense. Alam niyo po ba yun? Walang sense yung akusahan mo yung Pangulo ng Pilipinas na nanghihingi ng baril o kung ano man. Hindi ko po maintindihan kung, alam niyo yun, yung singit na singit. Nakuha niyo po ba yung, alam mong isiningit lang. Binubugbog po kami, isinexual aras po ako, hindi po ako pinakakain ng 7 araw, gusto ko nga magsumbong sa pamilya ko. Tapos nakita ko rin nga po pala si Duterte, nag-ano po ng baril. miski sa kwento niya, walang, alam niyo yun, miski sa kwento niya, walang katuturan yung bigla, si President Duterte nga po pala. Parang afterthought, matapos po kami bugbugin. Ay, nakita ko nga po pala si, ano, habang may latay-latay ako sa wetmax, habang pinasukan ako ng kung ano man dito. Nakita ko po si Duterte, tsaka si Sara Duterte, may mga baril po silang dala. Presidente ng Pilipinas, pagbababain mo ng baril? Diyos ko naman. Ano naman logic nun? Alam niyo ba yung ibig sabihin ng presidente ng Pilipinas? Kung ilan ang alalay ng presidente ng Pilipinas? Kala mo kung magkwentuhan, pumunta rito, kumuha ng baril eh. Sinisira ninyo yung sarili ninyong witness, di ba? Paano pa maniniwala? Maaring yung iba sa sinasabi niya, totoo. Pero hindi po ako maniniwala si Inday Sara. Pupunta rin sa lugar ni Kibuloy para humingi ng baril. At ang malupit, yung presidente ng Pilipinas. Presidente! Imagine ninyo, presidente! hindi ko talaga ma-reconcile sa utak ko eh. Parang ang nakakagalit, yung ginagawa niyong bobo yung mga Pilipino. Okay lang, di ba? Okay naman yun. Yung parang si, yung ano yung inano nila dyan dati? Yung si Senyor Aguila, di ba? Parang sige, di patunayan nyo sa korte na lang yan. Pero napakahirap po nun na walang kaabog-abog. Biglang kumuha ng baril kay Kibuloy yung presidente tsaka yung mayor ng Davao. Grabe, hindi nyo ba alam kung sino ang tauhan ng presidente ng Pilipinas? Lahat. Lahat tauhan ng presidente ng Pilipinas. Kukuha ka. Ay, nako. Alam nyo, nung pinakikinggan ko yon yung tagpo na yun, nawala lahat ng yung credibility ng witness, no? Biglang nawala eh, sa akin. Kasi hindi ko po ma-imagine na sa ang pinakamakapangyarihan tao, at hindi po simpleng tao si Pangulong Duterte. Ibang uri po siya eh. Ay, nako. Parang nakakasama ng loob na dito lang po mapupunta. Abangan nyo po, sa susunod po yan, may witness po dyan na droga na yung nilalabas. Baka sabihin niya, birin nyo ha, hardinero, o kung ano man ang tawag. Hardinero, di ba? O yung, basta siya yung nag-ayos ng mga hardin. Di ko alam ang tawag dun. Baka, napaka-close naman sa mga hardinero. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Ang close-close naman ni Kibuloy at ni Pangulong Duterte sa hardinero. Sa harap ng hardinero, ano yung binuksan nila yung baril? Ano, ay, teka po na, Mr. President, saglit lang ha. Titignan ko muna laman ng baril niyo. Ano yung ibababa niyo sa, ano, ha? Sa Davao City? Teka muna. Titignan ko muna kung ano laman yan. Ah, baril pala to, Mr. President. Ah, talaga? Ipapakita mo sa hardinero na meron kayong transaksyon na baril? Hindi po ako magtataka, no? Sa susunod niyan. No? Ah, dyan po nagbabalot ng fentanyl. Dyan po tumitira si Pangulong Duterte ng fentanyl sa... Hindi na ako magtataka kahit na ano nang susunod, eh. Mas malala pa. Ay, sako-sako pong pera yung binababa ni Duterte. Siya mismo nagbubuhat. Kulang na lang sabihin na siya mismo nagbuhat eh. Hindi ko ma-imagine, no? Ganun na kalala, masiraan nyo lang. Eh, pero bago pa yan, bago pa po yan, kanina rin, meron ding... Naglibot ako sa mga ano sa mga vlogger ba ng mga ano ng mga BBM at Tambi vloggers. Puta, meron pang kumagat kay ninyo eh. Alam niyo ba 'yung sinabi ni ninyo? Alam ko po kung bakit 'yun yung topic ni ninyo. Kasi siya lang may kakayahang magsalita ng ganun. Birin niyo ako sa sasyon ni ninyo. Nagpapasok siya daw siya ng babae, 120,000 ang halaga. Sa Malacañang. Talaga? Ninyo, ganun kayo sa Malacañang ha? Talagang ano ka, supplier ka ng babae sa Malacañang ha?
Eh, ang problema, may napaniwala sa ninyo. Yun yung topic. Kutya. Malacanang. Okay pa sana kung sa resort eh. Alam niyo yun? Malacanang, tirahan po. Marami pong mga labas-pasok, marami pong makakakita. No? Hindi po lihim yan. May museum pa dyan. Labas-pasok ang mga tao dyan, mga sundalo. Open na open po ba? Magpapasok ka. Diyos ko naman. Okay lang po kung sabihin na sa isang resort, di ba? O kaya sa private plane ng isang ano. Pero sa Malacanang ka magpapasok ng babae? Sabi ko, putya, ibang uri na 'yung ano, no? Iba na 'yung hindi mo na kinakailangan sagutin eh. 'Yung ano na lang, 'yung mga bobo ba 'yung mga Duterte talaga sa tingin niyo? At 'yung mga follower ng Duterte? Eh kung may naniniwala po sa inyo, hindi na ako magtataka. No? Sa mga Tambi followers at BBM followers, kung paniniwalaan niyo 'yan na 'yung presidente ng Pilipinas sinusuplayan ng baril ni Kibuloy. At saksi ha. Ang nakasaksi sa lahat ng transaksyon, yung anong tawag dyan? Gardener. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...